Bilang nga po, ano, yung sinasabi natin na madami ng mga lumabas, madami ng mga naging sanga-sanga, ito. Ito, mga kababayan, sa Bucor po. Ito, mamaya, mapapanood nyo po ito. Mamayang bandang siguro 6:30 ng gabi dyan sa, o alas 6 dyan sa mga headline ng mga mainstream media, no? Mga kababayan. So ito, ipapanood ko sa inyo ang isang video sa loob ng Bucor. Oh, galing ni Mark Ramos, may video ah. Salamat doon sa mystery guy natin, okay? So ito mga kababayan, panoorin nyo po kung paano nakakuha ng droga na naman sa loob ng Bureau of Correction. At ang sinasabi nila dito ay ito ay simula pa nung panahon ni General Bantag ay kumbaga nagsisirkulasyon na to. Ano? At iiral nitong ganitong kalakaran, okay? So at the same time, sino ba yung mga nahulihan? Apat na Canadian po, ibang lahi na inmate sa loob ng Bucor. Ito. Ready na? Gina ba kayo? O, 3, 2, 1, go. Wait lang ha. Lang. I-load muna natin para hindi siya nagpuputol-putol. And then, yan, nakikita nyo naman yung video eh, no? O, game. In 3, 2, 1. Yung ano, yung... Ayan na. Medyo yun. Nasa timba. Ayan. Atras natin. Naghahang. Ayan, tuloy. Pinuha yung harang plastic. Palayuin mo yung mga yun. Ayun o, inaisa-isa. Gamit na yung iba. Ayun. Yan. Investigator. Investigator. Hindi, yun kayo. Huwag kayong picture. Saan yung PIA mo? Parang tawas, ano? So yun nga mga kababayan, ang naisip ko diyan is ang unang pumasok lang sa isip ko mga kababayan is bakit parang nasa labas lang ano, parang nandoon lang. Hindi ko naman po kino-question yung sasabihin ko na naman o tanim sasabihin ko tanim nila yan or hindi po natin sinasabi yon mga kababayan. Kumbaga nagtatanong lang, bakit parang nasa labas lang? Parang kapag may napadaan eh ang dali-daling makuha. 'Di ba po? Parang ang dali-daling kagaya noon. Lakad lang sila, binuksan lang, nandoon sa loob ng timba. 'Yun lang naman ang tanong natin, no? So ito po yung mga nakuha diyan. Ito na po yung mga bayan. Itinuro po nung mga mayores na nagturo dun sa loob. May mga kung ano-anong mga nakuha pa eh. Ano ba 'yun? This. Ayan, lalakihan po natin. Ayan. Ayun, may mga cellphones at kung ano-ano pa, no? Breaking news po 'to, mamaya mga bandang alas 5, mapapanood niyo na po ito doon sa mga mainstream media. Ayan. Ayan, mga cellphones din. At ang nahulihan po niyang mga 'yan, mga kababayan, is apat na Canadian po
na inmates doon sa loob ng Bucor. Sa akin lang, ano, ang hindi ko maintindihan sa kanila, mga kababayan, nakakulong ka na sa loob, nandun ka na sa oblo, para, kumbaga, parang sinasabi sa'yo, ito na, kailangan mong matuto ng leksyon. So, mananatili ka dito hanggang sa makapagbagong buhay ka. Para kapag sakali, kaya lang, ano, droga pala, ano, droga pala yung patungkol dito. So, mahihirapan na makapagpiansa o malabong makapagpiansa, ano, mga kababayan. Pero, kumbaga, nandun ka na eh. Kaya nga, Bureau of Correction eh. Para i-correct mo na yung mga kamalian mo eh. Tapos, sa oblo ka pagagawa ng mga kalukuhan na ganun, itutuloy mo pa din yung mga kalukuhan na ganun. Yan pong apat na nahuli na yan, kagaya niya, nakikita nyo naman po, mga kababayan. Yung apat na hindi ko na pinakita yung mga mukha nung apat na Canadian, eh, nasa loob po yan ng maximum. Ito yung LO, maximum, mga kababayan. Ito, si Mayor po ito. Hindi po siya yung mismong Canadian. Eh, napakalayo naman po ng mukha para maging Canadian si Mayor, ano? So, isa po siya doon sa nagtuturo, mga kababayan. Sa akin lang, no? Siguro kung sakali na umabot ako sa point na ganyan niya, na huli or whatever, para sa akin, o sige, aayusin ko yung buhay ko dito sa loob. At the same time, kung sakali na makalaya ako, kung may pag-asang makalaya, ito yung dito ko kinorek, inumpisahan, i-correct yung buhay ko. Paglaya ko, eh aayusin ko na yung buhay ko. Di ba? Kaya lang pati sila siguro sa sobrang kagiyangan, ano? Eh umaabot pa sila sa punto na hanggang doon sa loob nun, eh gumagamit pa sila ng mga ganyan. No? Nakakalungkot isipin. No? At ito daw, sabi nga ni General Katapang, napapaisip siya, no? So may question mark. Ang tanong niya is, kung ito daw ba ay related doon sa mga Canadian na nahuli nung isang linggo na talagang milyon droga ang nahuli sa ano, sa hindi ko nakalimutan ko kung saan yung ano eh, kung saan yung lugar na pinaghulihan, pero naibalita po yun nung isang linggo, mga kababayan, no? So ayan, sabi nga ni General Katapang, ito ay patunay na kumbaga, sabi niya, ang loob ng Bucor ay hindi pa ganun kalinis. Hindi pa ganun talaga ka drug-free, hindi pa ganun ka yung mga cellphone, ayan, nandiyan pa din. Kaya lang, ang tanong ko lang, ulitin ko mga kababayan, ang tanong ko is, bakit parang nandun lang sa labasan? Ha? Parang andali, parang kahit sino eh, makalkal lang ng konti ng aso yun eh, sasambulat na yun, eh nakita nyo naman kung gaano kadami yun. Parang ano, madami eh. Kasi nakikita ko nung nasa Tondo ako, mga kababayan, bata pa ako nun, ang nakikita ko ganyan eh. Halos ito lang kukuko eh. Tapos manipis na manipis pa yung lalagyanan. So ganun lang. Eh yung nakita natin kahit pa paano, madami po talaga yun. Apat na ganyan. So lagpas-lagpas ng 10 gramo. For sure, isang plastic nun, mga 20 gramo na yun eh. Daming alam nito si Mark Ramos. Kasi dun po tayo lumaki, mga kababayan, sa Tondo, Maynila. Dun po tayo lumaki. Eh, sa amin po, yung mga drugista dun sa amin, nung kabataan ko, eh ginaganon-ganon lang sa kamay nila yung ano, yung naka-plastic na parang tawas. Ginaganon lang nila. Ginaganon lang talaga nila, mga kababayan. So, kaya talagang nung panahon ng aking kabataan, kitang-kita ng aking mga mata kung ano ang itsura o kung paano ginagamit. O, biruin nyo yun. Diba? Tapos, nakatayo pa kami nun. Nakatayo o nakatambay pa kami nun doon sa harap mismo ng chapel. Tapos, yung isang kapitbahay namin sabi, o, tignan mo to. So, ngayon, makwento ko ng maikli, nagkaroon ako ng idea kung ano itsura. Sabi ko, eh maloko din ako nung bata ako eh. Kumuha ako ng ano, ng parang plastic yata ng ice candy yon, yung manipis. Tapos ang ginawa ko,
nilagyan ko ng mga ilang-ilang perasong durog na ano, na tawas sa loob. So pagkatapos, eh alam niyo naman kung paano mag-sell yun ng mga maning tagpipiso eh, di ba? Ah, may kandila ka, ipupold mo, tapos iguguhit mong ganun. Iguguhit mong ganun sa dulo ng kandila para magmukhang ano, magmukhang, kumbaga, naka-repack, no? So, tapos labas ako. Naglalaro, may napulot, sabi ko, may napulot ako eh, ano, ano, o ganito, kunyari, tinatago ko pa eh. Yung mga, ano, giyang na giyang, makita mo yung mga mukha. Akin na yun. Nag-aagawang pa. Tapos sinabi ko din na, loko-loko, tawas lang. So, ganun tayo nung mga kabataan natin. Siguro mga 10 taong gulang ako nun, mga kababayan.